guys, ayan, alam nyo guys, may nag-viral na video na about sa OFW. So, pakita ko yung video na pinanood ko. Nakaka-touch sa mga OFW na kagaya ko. Sa ngayon ng ospital, 2 weeks pa lang sa ospital, wala na pera, naghihintay na lang siya mamatay. Kasi dinalahan ko siya ng pagkain, dahil kung hindi ko siya dalahan, baka mamatay na siya ba? Ang problema niya kasi yung sa ibang bansa siya, lahat ng mga pera niya, pinadala niya sa pamilya niya at pamilya ng kapatid niya. Kaya alam niyo, hindi ko talaga maintindihan ang mindset ng mga OFW na Pinoy. Kaya kung may mga kaibigan kayo or kamag-anak kayo ng mga OFW, i-send your itag sa video na ito dahil real talk natin sila. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW, makinig ng mabuti, magalit na ang magalit, pero real talk ito. Ito ha, seryoso, ito na tanong sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Bakit halos sa mga OFW sa Pilipinas, no, o nagpunta na ibang bansa para magtrabaho ng 7 taon or 10 taon, bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, mahihirap pa din kayo? Bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, back to zero pa din kayo? Ito ha, masakit ito pakinggan, pero reality ito. Tayo mga OFW, nag-ibang bansa tayo para ayusin natin ang buhay natin at pagandahin ang future ng buhay natin at buhay ng pamilya natin. Hindi tayo nagpunta ng ibang bansa para maging OFW para suportahan ang pamilya ng mga kapatid natin o mga kamag-anak natin. Oh, masakit ang sinabi ni Thailand girl. Oh, masakit talaga yan siya. Lalo na kasi may kakayahan ka pa at may lakas ka pang magtrabaho sa ibang bansa. Masakit talaga pakinggan ang sinabi ko. Pero balang araw, pagpaigod-igod ka na at wala ka nakakayahan magtrabaho sa ibang bansa at naghihirap ka na, dyan mo ma-realize na tama itong sinasabi ko. Kasi guys, ito talaga ang mindset ng mga OFW na hindi ko maintindihan kasi mindset ko din ito noon. Bakit pag OFW tayo at pumunta tayo ng ibang bansa, bakit parang may responsibilidad tayo magpadala ng pera sa Pilipinas? Pero nagkasakit ka o kailangan mo ng pera sa ibang bansa bilang isang OFW, wala kang karapatan o nakakahiya maghingi ng pera galing sa Pilipinas. Tama? Kaya nga, di ba, pag OFW ka, kahit nahirap ka na sa ibang bansa o walang-wala ka na sa ibang bansa, isarili mo na lang ang paghihirap at sakripisyo mo. May mga time pa nga minsan na kahit na walang-wala ka na, gutom na gutom ka na, naghihirap ka na sa ibang bansa, tapos nangailangan ang pamilya mo sa Pilipinas, mangutang ka pa para ipadala sa kanila kaysa sa mangutang ka para sa sarili mo. Tama? O, di ba? Tama? Di puta ganyan mga sa Pilipinas, no? Kasi ang nangyayari, hirap na hirap ka na sa ibang bansa, tapos pag humingi yung mga tao sa Pilipinas at wala kang maibigay, aba, ang mga diputa pa ang galit, di ba? Kaya sa lahat ng mga kamag-anak at pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Sa abroad, ang binabayaran doon, hindi tulad sa Pilipinas na bakar-bakar o posisyon-posisyon. Kung mataas ang posisyon mo, malaki ang sweldo mo. Sa ibang bansa, ang binabayaran doon, sakripisyo mo at energy mo. Mataas nga ang sweldo, pero doon, patayan din ang trabaho. Kaya kung humingi kayo sa mga OFW, dahan-dahan lang mga animal ka mo. Hindi na ako makahingi kayo, tapos hindi kayo bigyan kayo pagalit, pang napalunta ka mo karun. At ikaw man ang OFW, unahin mo ang sarili mo. Hindi na kahit sa pansarili mo, ipadala mo pa sa Pilipinas. Sarili mo lang, kapital mo, dahi. Bakit? Forever ka na malakas? Ikaw ang pinakamamahal ng Diyos na forever ka bless? Ah, napalunta ka mo. Ano tingin mo sarili mo dahil OFW ka forever ka i-shower sa blessing ni Lord? Ano tingin mo ikaw ba talaga ang itinakda na darna para tagapagtanggol ng mga naghihirap sa mundo? Napalunta ka karon para magising ka sa katotohanan. Hindi ikaw si darna! Tao ka lang. Alam nyo, ang pagtulong sa pamilya ng mga OFW, maintindihan ko yan dahil family-oriented ako. Pero kung OFW ka at nagtrabaho ka at walang-wala ka na, tapos tulungan mo pa ang pamilya ng mga kapatid mo at pamilya ng mga kamag-anak mo, ito tandaan mo, hindi ikaw si Imelda Marcos. OFW ka, dai! Para sa akin, ha, kung babawasan mo yung savings mo para sa sarili mo, para ipadala doon sa mga nanay at tatay mo at sa mga kapatid mo na nag-aaral, maintindihan ko yan. Maganda yan. Pero, ang bawasan mo yung savings mo para ipadala sa pamilya ng mga kapatid mo, pamilya ng mga kamag-anak mo, ito lang tanong ko, kano-ano ka ni Henry C? Kung OFW ka at sumusobra ang pera mo sa sweldo mo, okay, tulungan
tulungan mo lahat, mga pamilya ng kapatid mo, mga mag-anak mo, sige, tulungan mo. Pero kung kulang pa ang sweldo mo para sarili mo, unahin mo ang sarili mo. Magalit na ang gusto magalit sa akin, kasi syempre, sabihin nyo, kapatid man yan namin, pamilya mo yan ang kapatid ko. Sinasabi ko lang, hindi masama na unahin mo bilang isang OFW ang sarili mo. Alam nyo, bilang isang OFW, naintindihan ko talaga kung gaano kasarap sa feeling na suportahan mo ang buong angkan mo. Ang sa akin lang naman bilang isang OFW, huwag sana dumating sa point na sa kakatulong mo sa buong angkan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, 1 week ka pa lang, back to zero ka na dahil wala ka ng pera, naghihirap ka na kasi lahat ng pera mo, naipon mo sana para sarili mo, pinadala mo na lahat sa pamilya mo. Kasi guys, proven at saka tested talaga ito. Yung OFW pa ako sa Thailand, marami akong kakilala at kaibigan ng mga OFW sa Thailand na ang pamilya nila sa Pilipinas, grabe! Mukhang mga mayayaman! Pero yung anak nila sa Thailand, halos everyday na lang pinapahiya kasi nga hindi makabayad-bayad ang utang niya. Kasi ang reality, ang pamilya ng mga OFW sa Pilipinas daw mga hasyendero. Pero ang anak nila sa abroad, pulubi! Grabe ka bongga ang Christmas party at saka birthday party sa Pilipinas. Pero anak nila sa abroad, gumagapa nga sobrang daming tutorial, sobrang daming racket. O ang pamilya sa Pilipinas, doon kapamilya si Ayala. Actually, ang pamilya ng kapatid mo, wala man talaga problema kung suportahan mo yan. Kasi nga, kumbaga, member na yan siya ng family ninyo. Kasi guys, in reality, pag ikaw na OFW, dumating yung panahon na wala kang ipon at wala kang pera, tapos nagkasakit ka, kahit na may pera pa yung kapatid mo na tinulungan mo noon, kung nagkasakit din yung anak niya, ang kapatid mo, uunahin niya talaga ang anak niya kaysa sa'yo. At saka hindi mo siya masisi, kasi nga, anak niya yun! So ikaw na OFW, na binigay mo lahat noon sa kapatid mo at pamilya ng kapatid mo, nga ka, magpakamatay ka na lang sa sakit mo. Ganyan ang reality. At to be honest guys, hindi mo masisi ang kapatid mo. Walang mali sa ginawa ng kapatid mo na mas uunahin niya ang anak niya kaysa sa'yo pag nagkasakit kayo pareho. Kasi nga, pamilya niya yun. Ang mali dito, noong gatrabaho ka pa at malakas ka pa, inubos mo ang pera mo kakasuporta sa pamilya ng kapatid mo. So ngayon niya, na wala kang pera at wala kang ipon dahil sa padala mo at naghihirap ka at nagkasakit ka, pakamatay ka na lang eh. Ang gusto ko lang naman kasi iparating sa mga kapwa-OFW is ang pinaghirapan mo, i-support mo sa mga magulang mo at sa mga kapatid mo na nag-aaral dahil kailangan kanila. Tapos guys, pag-ipunan mo talaga ang sarili mo. Kung may sobra ka, suportahan mo ang pamilya ng kapatid mo, suportahan mo ang kamag-anak mo, go! Sa lahat ng mga OFW, ito ang dapat nating isipin, na tayo ng mga OFW na ilang taon nagtrabaho sa ibang bansa, kailangan ang goal natin, pag-uwi natin ng Pilipinas, may savings tayo na kahit 1 year tayo hindi magtrabaho, pwede tayo mag-relax-relax at mabuhay tayo. Dahil tayo mga OFW, hindi talaga forever na malakas tayo at may maganda tayong opportunity sa buhay natin. Napakahirap talaga maging OFW sa ibang bansa. Kaya pag OFW ka, mag-ipon ka para sarili mo. Para pagdating yung panahon na pagod ka na, pwede kang umuwi sa Pilipinas at magpahinga. Hindi nakatulad ng ibang OFW, pagod na nakatrabaho sa ibang bansa, pero ayaw umuwi sa Pilipinas kasi walang ipon, naubos ang ipon nila kapadala sa pamilya ng mga kapatid nila at kasuporta sa kamag-anak nila. Inuuto mo sarili mo, day! Mali yan ang mindset. Pero sa bandang huli, desisyon nyo yan kasi nga pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. At sa akin lang naman, payong kapwa OFW. Kaya sa lahat ng mga kapwa OFW, huwag kalimutan na i-prioritize ang sarili. Ito lang ang kapital natin. Huwag kalimutan na mag-ipon para sarili. Kaya guys, huwag nyo talaga sundin ang yapak ng ibang OFW. Na pag OFW sila, umuwi sila ng Pilipinas, 1 week pa lang, naghihirap na sila, back to zero na sila. Kung OFW ka, dalawa lang ang choices mo. Maawa ka ngayon or ikaw ang kawaawa soon. Kaka-relate guys yung video na ginawa niya. So guys, paalala lang talaga sa atin na kailangan natin mag-ipon kasi sa balang araw hindi tayo mahirapan o maghirap pag uuwi na tayo sa Pilipinas or mag-for good kung gusto natin mag-for good. At yun, mayroon tayong mga ipon
na yun nga sinabi niya. And that's all guys. Ayan. Thank you so much for watching.